Hi guys! Ito po, meron pahayag si OG Diaz tungkol sa Eat Bulaga. Bilang napakatagal na sa industriya, siguro naman ay may karapatan si OG Diaz na punahin kung ano yung dapat punahin para mapabago, para mapabuti ang isang programa katulad nga po ng Eat Bulaga. Alam niya ni OG Diaz, may karapatan siyang magsalita. Katulad ng ginawa niya or yung kanyang pahayag tungkol nga po doon sa opening ng All TV dati pa, 'di ba nga sinang-ayuna naman siya ng mga netizens na talagang hindi maganda yung programa. You see, hindi tumagal. So eto ah, napakaganda ng kanyang pahayag. Eto ay sinasabi ni OG Diaz para kahit papano ay makatulong na pagbutihin ng pamunuan ng Eat Bulaga ang kanilang programa para lalong tumagal. Dahil maganda 'yan at maraming natutulungan, maraming empleyado diyan sigurado. All right. Etong napanood natin sa bagong Eat Bulaga ay parang perya. Grabe naman ito si OG. Perya, pambarangay, sabi nga ng mga netizens. So parang nagkakatugma, di ba? Pilit eh, pilit na pilit daw. Natural lang siguro yun sa mga baguhang hosts. Anyway, ang ilan sa kanila ay may nasana na mag-host sa ibang programa. Pero iba kasi talaga eh, yung nakasanayan ng mga kababayan natin na nakikita sa Eat Bulaga. Alright, ang gulo, lahat gustong magsalita. Napabalita na rin to ha, na yung ilang mga hosts nga, katulad ni Buboy Villar at nung isa pa si, sino ba yun? Anyway, yung komedyante, na napakaingay daw at papansin sa backstage, marami daw nakapansin, marami daw nakapuna. Okay, so hindi talaga maganda yan. Sabi pa nga ng iba, trying hard naman daw. Ang gulo, lahat na gusto magsalita, lahat hyper, akala yata nila. Pag noontime show, dapat lahat ng tao hyper. Hyper daw. Doon mo makukumpara yung TVJ. Ang relax mag-host kasi nga, minamani na lang nila. Ibig sabihin, kabisado na. Hindi naman natin, or given naman yun, na sanay na. Pero yun nga, yung sinasabi ni OG Diaz na super hyper, siguro matutunan sana ng mga host, mga bagong host na ito, na mag-relax at kahit papano huminga ng malalim at pag-isipang mabuti kung ano yung dapat gawin, kung paano dapat atakihin ang hosting. Maraming pwede silang maging modelo, maging or dapat tignan para sila rin po ay matuto bilang mga bagong hosts. Katulad nga nung vlogger, katulad nung komedyante na hindi naman siguro sanay mag-host sa mga ganito kalaking event, sa mga ganito kalaking show, lalo't noontime show. Na kalimitan, ang noontime show ay pinaka flag bearer na program ng isang TV station, di ba?